Ako na may umaasa na itong ating mga trabahante na Pilipino ay gawin nila ang lahat para sa pakanan ng ating bayan. At ang kami dito, gawain ko ang buong kaya kong gawin para ho sa inyo. Kaya nga hindi ako nakalabas ilang araw, dalawang araw. Pero usually, in times of crisis, so, kailangan ang isang trabahante ng gobyerno na binigyan ho ng trabaho para humarap sa inyo, makipag-usap sa inyo. Ito ho ang garantiya ko. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin. May mga doktor na mga nurses, attendants na matay. Sila yung nasawi ang buhay para lang makatulong sa kapwa. Napakaswerte nila. Namatay sila para sa bayan. Yun ang dapat ang rason na bakit tayo mamatay. Huwag tayong mamatay sa ibang rason, nasagasaan ka lang at wala ka namang ginawa. It would be an honor to die for your country, I assure you. At ako naman ho, ang pilosopiya ko ganito. Sa nagtatrabaho, kung protected ka lang, make yourself fully covered, protected, para hindi walang madisgrasya. Pero ang doctrine ako sa buhay, ako, si Rodrigo Duterte, kung panahon ko na. Panahon ko na. So, ganun na lang ang pagtingin ko kasi wala ma rin akong magawa. Pumupunta ako doon sa mga lugar na may gera. Pumupunta ako doon sa may lugar na may pumuputok yung bomba. Pumupunta ako doon sa likod ng mga sundalo at nagrarakrakan sila ng... Eh, hindi ko masabi kung kailan ako. Kaya sabi ko na lang, Diyos ko, pag panahon ko na, kunin mo na ako. Huwag kang mag-atubili. Bahala ka na. So sa mga kababayan ko, hindi ko naman sinasabi na sundin ninyo ang aking filosofiya. But somehow, let the thought comfort you that I really worry about you. That I worry that you will not be able to reach an old age with your children and grandchildren.